Ano po? Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin sa ating serya ng talakayan sa kasaysayan ang ika-128 anibersaryo o taong anibersaryo ng pagkakatatag ng kataas-taasang kagalang-galang Katipunan ng mga anak ng bayan. At ito po ay inilunsad noong ikapito ng Hulyo, 1872, noong gabi matapos si Rizal ay arestuhin at ipatapon sa dapitan. Bakit po ganun na nangyari? Dahil po, alam niyo po, nung dumating si Rizal mula sa Espanya noong 1892, ay itinatag niya yung tinatawag na La Liga Filipina, isang organisasyon ng mga Pilipino na nagnanais ng pagbabago sa lipunan. At ang kanilang pakay ay makiusap sa pamahalang Espanya na magsagawa ng mga pagbabago dito. At animo'y gawing isang parang probinsya ang Pilipinas, no? At magkaroon ng kahalintulad na karapatan ang mga mamamayan dito sa ating bayan tulad ng mga karapatan na noon ay nararanasan ng mga Espanyol at mga Kastila. So, nais ni Rizal na pag-isahin ang buong bansa sa pamagitan ng La Liga Filipina, kung kaya't ito ay itinatag niya noong ika-tatlo ng Hulyo, 1872. Subalit matapos ang 4 siya ay hinuli at ipinatapon sa dapitan. At dahil doon, yung mga sumali sa La Liga Filipina ay nagkaroon ng ideya. At isa na dyan ay si Andres Bonifacio. Nagkaroon siya ng ideya na hindi na yon panahon upang ipagpatuloy ang kilusang reformista. Hindi na yon ang pagkakataon upang patuloy na makiusap sa inang Espanya na tayo ay bigyan ng kahalintulad ng mga pribilehiyo ng mga Espanyol. Kaya nga, sila ay nagtipon-tipon, si Andres Bonifacio, doon sa isang bahay sa number 72 Azcárraga Street, no? Calle Azcárraga. Yan yung kasalukuyang Claro M. Recto Avenue. Yan sa Tondo, Manila. At sa kasalukuyan, yung bahay na yon, kung saan sila nagtipon-tipon, humigit kumulang doon sa pook na yon ay natatayo na ngayon ng isang mall, no? Yung Tutuban Mall na tinatawag ay doon natatag ang Katipunan, no? Kasama niyang nagtatag dito sina Teodoro Plata, sina Ladislao Diwa, sina Valentin Jose at marami pang iba. At dalawa ang kanilang advokasya. Tulad ni Rizal, nais nilang pagsahin ang buong Pilipinas, ang buong bayan. So, may konsepto sila ng pambansang kamalayan. So, dapat magkaisa ang buong bayan, maging solido ang pagsasama ng mga Pilipino. At pangalawa, tahasang ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas sa armadong pakikibaka. So, yun yung pagkakaiba nila ni Rizal. Sapagkat siya ay isang revolusyonaryo, si Rizal ay isang reformista. Kaya nga, nung kanilang itinatag ang Katipunan, ay unti-unti itong lumaganap, no? Ang Katipunan ay may tatlong antas ng kasapian, no? Ang anak ng bayan, ang tinatawag na bayani, no? At may isa pa na antas, no? At sila ay naghikayat sa iba't ibang lugar upang marami ang sumapi dito. Kaya nga, sa Camarines Norte, noong 1894, itinatag naman ng isa sa mga kasapi ng Katipunan sa Maynila, itinatag dito
sa atin ng isang taga Camarines Norte. Ang pangalan ay Vicente Lucban. Vicente Reyes Lucban, no? Isang taga-Labo. At dahil dito ay natatag rin sa lalawigan ng Camarines Norte ang kilusang Katipunan. Tayo sa Bicolandia ang nagkaroon ng pinakaunang unit ng Katipunan, no? Dito sa bahaging ito ng Luzon. At mahalaga po ang KKK o ang Katipunan sapagkat ito ay sumisimbolo ng dalawang bagay. Una, ang bagay na natapos na ang mapayapang paghihiling ng mga karapatan ng mga Pilipino. At ang pangalawa ay ito ay senyal o senyales ng isang madugong himagsikan. So yun ang naging simbolismo ng Katipunan. Yun ang naging kahulugan ng Katipunan. At kung unawain natin ay si Andres Bonifacio po ay mahilig magbasa. Bagamat siya'y nahinto sa pag-aaral sa gulang na 14 sapagkat siya'y naging ulilang lubos, namatay ang kanyang mga magulang na, nawalan siya magulang. Ang nanay niya si Catalina de Castro, ang tatay niya si Santiago Bonifacio. At siya ang pinakapanganay sa 6 na magkakapatid. Kung kaya't napilitan siyang maghanap buhay, gumagawa sila ng mga tungkod na ratan na siyang gamit ng mga mayayaman noong araw na binibenta nila diyan sa may bandang Tondo, sa may bandang Divisoria ngayon. At siya ay naging isang ano rin, isang clerk sa isang tindahan, naging naging sales agent at naging ano yung pinaka-in-charge ng houseware ng isang tindahan. Kaya nga siya ay tumayo bilang tatay sa 6 na magkakapatid. At bagamat sila ay hindi gaanong marangya ang buhay, ay hindi naman sila mahirap na mahirap, no? Sa katunayan ay sila ay nasa panggitnang uri, no? Middle class, no? Kumbaga sa lipunan. At siya ay natutong magbasa ng mga bagay na may kinalaman sa revolusyon sa Pransya, revolusyon sa Amerika. Kung kaya natutunan niya sa kanyang malawak na pagbabasa ang mga bagay na may kinalaman sa pag-aalsa laban sa mga mananakop, laban sa mga manlulupig, laban sa mga naniniil sa karapatan ng mga Pilipino. At dahil po doon, ay naging isang karismatikong leader, naging isang napaka kaakit-akit na pinuno ang imahe ni Andres Bonifacio. Kaya noong ika-26, may nagsasabi ika-25, may nagsasabi ika-23 ng Agosto ng 1896 ay nagtipon-tipon sila sa isang lugar doon sa Balintawak, ang sabi ni Dr. Pio Valenzuela sa Pugadlawin, ang sabi ni Mariano Alvarez doon sa Balintawak. Pero parang nagkakaisa ngayon yung mga manunod pang kasaysay na dyan yan sa may lugar ng kasalukuyang Caloocan City. At doon ay nagtipon-tipon sila sa isang bahay at sila'y nag-desisyon. Nagpasya ang buong kalipunan, ang buong kasapian ng Katipunan na pupunitin nila ang kanilang sedula bilang simbolo ng kanilang pagkalas mula sa inang Espanya. Na hindi na nila kinikilala ang inang Espanya bilang siyang nagmamay-ari ng bansang Pilipinas. So doon napakalinaw nung pambansang kamalayan. At kung titingnan natin ang mga sinulat ng mga literatura ng Katipunan sa loob ng 4 na taon doon sa kanilang pahayag na ang pamagat ay kalayaan, doon natin makikita po na ang advokasya para sa kalayaan at ang advokasya para sa pambansang katatagan sa pagbubuo ng isang bansa ay napakalinaw. Bagamat sinasabi nila na
may mga Bisaya, may mga Tagalog, may mga Ilocano, subalit iisang bansa. Kaya yung bansang Katagalugan na sinasabi nila ay hindi sa Luzon lamang, kundi ito ay sumasaklaw sa buong kapuluan ng Pilipinas. At dahil po doon, pwede nating masabi na sa kanila nag-umpisa kung ano tayo ngayon. Kung anong kapuluan tayo ngayon, ay ito ang nakita ng mga revolusyonaryong Katipunero noong araw. Kaya nga po ngayon, ngayong taon, mahalagang alalahanin natin ito dahil madalas nakakalimutan natin na ang kalayaan ay hindi hinihingi. Ang kalayaan ay hindi isang kaloob o regalo ng isang makapangyarihan sa isang inaapi, kundi ang kalayaan tulad ng ginawa sa ating kasaysayan ng ating mga bayani ay pinagbubuwisan ng buhay sa isang mataas na uri ng kabayanihan. Kaya nga po mga kabataan, mga gilo naming naka-quarantine ngayon sa buong Pilipinas, alalahanin po natin ang mga aral at simulain ng kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan.